Hi guys, good morning. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is another day for us to react to Maria Clara at Ibarra, episode 44. Sobrang bilis lang. And as usual, mag-shoutouts na naman tayo. And I have here my screenshots of the top comments from yesterday's video. Okay, unang-una, shoutout to Mars Ailey, ang comment niya. Grabe yung actingan ng Julian. The way she delivers her line, her expressions, the way she moves, everything is so perfect. That's the best actress right there. Yeah, I agree with your comment. Sobrang galing niya sa role niya bilang Maria Clara. And the next comment is from Art Pascual. Sabi niya, ang galing ni Julie. Ang galing-galing. The scene between her and Tia Isabel. My goodness, composed and restrained yet empathetic while delivering her lines. So, yun. Medyo mahaba yung comment niya, so skip na lang natin. Maraming salamat sa iyo, Art Pascual. And yung pangatlong comment is from Carmen Fajardo. Grabe ang linyahan at aktingan. Kudos sa writer, director, at syempre sa mga actors. This episode made me cry. Salamat, Nephi, for always sharing your MC at Ibarra reaction videos. Thank you din so much, Carmen Fajardo. Okay, next top comment natin is from Edwin Parenas. Sabi niya, very, very amazed at the artist playing Maria Clara. Wow. How she has such expressive eyes. The emotions she conveys through them is just captivating. So, mahaba din yung comment niya. Ayan, si Juliana naman yung pinuri natin dito. Wow, grabe. Hindi lang pala ako ang nakakapansin na sobrang galing din ni Julian bilang Maria Clara. Okay, last comment natin is from Floyd Burden. Sabi niya, let us also appreciate the acting of Tia Isabel. Says, Kiyasada is such an effective actress. I actually agree with that. Sobrang maganda yung pagganap niya bilang Tia Isabel. Minsan nang gigigil ako sa kanya. Yung part na ayaw niyang tulungan yung may sakit sa may skin condition, parang sabi ko, ang galing-galing din talaga ni Tia Isabel. No? Yung parang diling-diri siya. Pero, siya, maka-Diyos, palaging nananalangin, yun, gano'n. So, those are our top comments. And thank you guys. So, I think ready na tayo for episode 44. And ako naman, very excited na rin. So, let's go. 1, 2, 3. Tila, hindi mo ako kilala kung ako ay yung pagsalitaan. Ano pa ba ang gusto mo? Kailangan kong gawin. Kalabanin ang lahat at ipahamak ang sarili ko. Gaya na lamang nangyari sa piloto at sa aking ama. Namatay na lamang na kinasusuklaman ng mga file, maging ng Diyos. Pansamantala muna ako sasama sa pangkat ni Lucia. Kaya hindi muna ako uuwi dito. O marahil nababalik pa. Huwag na natin sayangin ang nalalabing oras sa tayo ay magkasama. At kung may pagkakataong muli man tayo magkita sa hinaharap. Huwag ka na umasa, pagkat hindi na mangyayari yun. Ang nalalabi na lang sa atin ay ang ngayon. Hindi ko alam kung anong klaseng espiritu ang sumanib sa'yo nang kausapin mo ang ketongin na yon. At ibinigay mo pa yung mahal na kwintas na binigay sa'yo ng iyong ama. Tulad ni Clay, may nais ko lang din makatulong sa abot na aking makakaya. Ang mga katulad niya, ang marahil mapupunta sa impyerno. Sa impyerno? Na laging ipinanakot sa atin mga fraile. Kahit na hindi natin batid na kung may impyerno ba o wala. Yan, napapalam. Dahil matunin ng klasik ang kura. Kung ako yan, ekskomunikada na ang babaeng yan. Madaling sabihin, ngunit mahirap gawin, Padre. Pinagtanggol siya ni Maria Clara sa akin. At bukod pa dun, nakatira ang ereheng babaeng yun sa pamamahay nila, Kapitan Chan. Kaya't maaaring malunihan niya ang malinis na pag-iisip ng iyong inaanak, Padre. Sinvergüenza! No puede ser! Grabe. Senyor Piloso Potasio. Ooh. Don Fidel, magandang araw. Saan ka nang galing? Doon sa isang piging hose, may ilog. Ang ilog na yon ay may mala, Ginoo. Tila para isang kupido, pagkat doon ko nakilala ang kaisa-isang babaeng minahal ko marami ng taon ang nakakaraan. At siya ho ba ang inyong pangasawa? Hindi. Umasa. Pagkat ang dalagang iyon ay may matalas na isip. Noong mga panahon iyon, ako'y napakabata rin. Wala pang alam. Hindi ako naging karapat-dapat sa kanya, kaya siya ay nawala sa akin.
hindi ko na siya nakitang muli. Ngunit, sa tuwing naalala ko siya, malakas pa rin ang tibok ng aking puso. Tunay nga ang sinabi niyo. At tila isang kubido ang ilog na binanggit niyo. At bakit mo naiwi ganyan? Pagkanta sa araw na ito, tila nakilala ko na rin ang babaeng hahangaan ko. Let's go! At dahil ng let's go! Inyong babaeng minahal, oh my gosh, meron din siyang napakatalas na isipan. I beg your pardon. I'm just stating a fact that intelligence has nothing to do with one's gender. Ang galing ni Clay, grabe. Tunay na napakataba. Sige, saktan mo kung makikita mo yung halat. Hindi lang yan ang aabutin mo. Dahil mo pang isang manok na putak ng putak na wala naman silbi! Oh, kaya tumahimik ka na! Grabe, ano ko masingin yan? Men have no right to tell women to shut up! Sarili niya na yun, grabe. Pinibigay, magunos dili ka! Ano yung karagubo? Pinagawaan niya! Pinibigay! Senyor Anastasio, nakatangi siya sa lahat ng babaeng nakilala ko na. I can do you wrong as you want. Thank you. But no, babo. Tuwang-tuwa siya na. Nungumutot. It's time for operation. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Yan. Sobrang ganda ni Clay dito. Parang fairy tale lang. Huli ka. Tusok ang puso. Charo na ito. Ay, pinitibok rin niya ang aking puso. Tila umiibig ang Ginoo! Tunay na may mala ang ilog ng San Diego. Ilog ng San Diego. Makapunta nga ito. Charis. Yung ano, Ketomin. May pera na yan siya kasi may binigay sa kanyang mamahaling gutas. Layo! Sabi lumayo ka dito, hindi ka dapat nagpapakita sa mga tao. Ngunit Ginoo, grabe naman. Ako'y bibili lamang po ng aking makakain. May pambayad po ako. Wala akong pakialam. Lumayo ka, layo! Para tawa niyo na po, Ginoo. Layo! Sandali. Ginoo, tama na po. Hindi na kayo naawa? Kailangan bang umabot pa sa pangungutsa at pananakit? Salamat, Iha. Gracias. Sopas. Alam mo ba na nagpadala ng dupte ti Doña Aurora? Natikman mo na ba? Hindi pa kayo. Masarap. Ayan na. Oh my gosh. Ang igil ko. Hola! May black tie. Kumustas, Mia? Ninong. Muy bien. Ito, kumustas? Muy bien. Padre. Siéntate, por favor. Kami nung napalitaan ang nangyari sa inyo. Tignan mo nga naman ang balita, ano? Kahit na anong pigil ang gawin mo, lalabas at lalabas. Bueno, gusto ko rin namang malaman niyo na mabuti-buti na ang aking pakiramdam. Lalo na ngayong nasilayan ko ang aking minamahal na inaan. Por favor, padre. Saluhan niyo kami sa aming maagang hapunan. Ah, no. Estoy bien. Estoy lleno. Tayo na po. Salamat po, Brunibini.
Hindi ko po siya masisisi. Sabagat ako po ay may nakakahamang sakit. Kaya pakiusap po. Lumayo po kayo sa akin ng kaunti at baka po kayo ay mahawa. Alam ko po kung ano ang sakit niyo. Hindi po nakakahawa ang ketong. Hindi nakakahawa ang ketong. Lumang paniniwala. Ngunit sana po ay napatingin kayo sa doktor nang mabigyan kayo ng tamang gamot. Gamot po, pinibini? Eh, subalit po, wala pong gamot sa sakit ko. Ay, oo nga pala. Baka hindi pa na-invento ngayon yun. Sa matagalang pagsasama lamang po ito nakakahawa. Kaya huwag na po kayo mag-alala. Hindi po ako nandidiri sa inyo. Kailangan niyo po ba ng tulong? Hindi na po, binibini. Sapagkat naging napakapalad po ng araw ko po ngayon. Dahil bugot po sa inyo, may isa pa pong binibini ang nagpamalas po ng kagandahang lupo sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong dalawa. Salamat po. Mauna na po ako. Ang bait ng dalawang maraklara natin. Naiyak ako seryoso. Kawawa kasi yung mga tao na ganyan dati kasi akala ng ibang tao nakakaawa. So, wala pa kapainin na wala silang makuha. May nabalitaan din ako na meron daw bisita na nakikitira dito sa bahay niyo ngayon. Sino ho ang nagbalita sa inyo? Napakaliit na bayan ng San Diego. At napatunayan natin ngayon yan. Alam mo, dito'y napakabilis umikot ng mga kwento at mga balita. Totoo po yung balita, Padre, na meron po kaming kinukupkup na isang dalagang Maria Clara din ang pangalan. Ngunit Clay ho ang tawag namin sa kanya. Kung gayon, ay totoo pala ang balitang umabot sa akin. Donde está esa mujer? Nasaan ang babae? Wala po siya dito. Hindi pa po siya bumabalik. Galing doon po sa aming pagtitipon sa ilog kanina. Kinakabahan sa tiga. Ang galing magpanggap nung dama. Sabay pa itan din, you know? Kiyarek? Alteres. Baya. Esa mujer extraña está aquí. Nandito pala ang mahusay na dalagang sumagip kay Don Ibarra. Iha? Si Victorina. Ugali mo ba talagang sumagip ng buhay sa mga pagtitipon? Magandang hapon po. In fairness, ang bilis talagang kumalat ng balita dito kahit wala pang social media at internet. Mapapahanga mo na ako, Iha. Hindi ka lang maganda. Matalas din ang iyong pag-iisip. Bihira sa tulad nating mga babae. Sige po, Kada. Matt, sinabi ang sarili. Karaniwan sa mga babae. Tonta, mapupurol ang mga utak. Sino magpurol ang utak at tonta, ha? Tawa na po, senyor, senyora. Baka magkasakitan pa po kayo. Hayaan mo silang magpatayan. Lo siento, Doña Victorina. Sa kawalan ng mabuting asal ng mi esposa. Ay, Santa Barbara, ke malas ko naman. Dahil umasa akong habang ako'y naglalakad ay makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit ang nalalanghap ko ay hindi ka nais-nais. Marahil, sarili mong naamoy mo, senyor. Anong ka, senyora? Senyor, marahil ay bumili ka ng mga bagong damit at pabango para dyan sa babaeng kinakasama mo para hindi siya nangangamoy na panis na basura. Matandang pakialamera! Boba! Senyora, magulang galang. Medyo totoo po eh. Wait, like,
Nabawa kami. Ano ba ang si Victoria? Punyemas! 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 Diyan pa na galing yung punyemas. Okay. May natutunan na naman tayong bago. So, pag tinawag kang Victorina, mabaho ka. Senyor. Gracias. Narinig ko po at nagkagulo. Meron pa nga ho daw kriminal na hinahanap. Mabuti na lang po, hindi po kayo nasaktan, senyor. Hindi. Ngunit mas lalo ako naapektuhan dahil hindi maganda ang aking pakiramdam sa mga sinasabi ni Binibining Clive patungkol sa akin. Senyor, kilala niyo naman si Binibining Clive. Hindi ho kayo dapat nagpapa-apekto sa mga salita niya. At isa pa, ang mga babae dapat tinitingnan lamang, hindi pinapakinggan. Ay, grabe yun. Ganun pala dahil. Hindi mo maaaring hindi pakinggan si Binibining Clive. Pagkat may laman, lalim at katotohanan ng bawat katagang mga binibigkas niya. Yes, Gen Z. Bakit? Ano ho ba ang sinabi ni Binibining Clive? Sir, nasa na yung matapang Krisostomong Ibarang kilala ko? Lagi kang nagpapaka-play safe. Duwag ka! The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Dahil tama siya. I am becoming one of those oppressed who enable the oppressors. Goosebumps. Oh my gosh. Paumanhin nyo, senyor. Pero hindi ko po naintindihan ang mga sinabi nyo. Iwan nyo na lang muna ako, mga dong. Sige po, senyor. Grabe yung epekto ni Clive's istorya, no? Naipuwet siya na yung dalawang characters. So, sunset up. Pinitensya. Hoy! Lumunito! Hindi kayo mapinitensya yung kasalanan mo. Ay po. Judgmental ako. Sorry. Nasugat-sugat na yung likod niyo. Te lo ruego, te lo suplico, ten piedad de mí, por favor. Paglayuin niyo sina Crisóstomo at Maria. Mahal ko siya. Inibig ko si Maria. Hoy! Hindi ko kayang makita silang maging mag-asawa't masaya. Paglayuin niyo, separalos. Paglalayuin ko sila. Así que ayúdame, mi Dios. Okay, tulungan mo ako. Makasarili yung dalangin mo. Okay. Si Ibarra. Yung guro. Ay, makasumbong yan sa mga batang nilalagay ko. Buenos días, señor. Buenos días, maestro. Upo ka. Maestro, hindi kayo umabot sa piging ng ating mga opisyalis kanina. Paumanhin ho, señor, kung hindi ako nakadalo. Dahil ho sa mga nangyari. Señor, kailangan ho nating mag-usap. Bakit? Ano ba ang nangyari? Ayoko po sanang guluhin ang inyong araw. Hiyang-hiya na nga ho ako. Ngunit... Ngunit hindi po ako pinapatahimik ng aking konsensya. Hindi po ako pinapatulog sa mga nagawa ko sa mga hinayaan kong mangyari. Bakit? Ano ba ang iyong nagawa? Hinayaan ko pong gawin ni Padre Damaso yun sa mga bata. Nalaman po niya na umawit ang mga ito sa piging. Senyor, nagalit po si Padre Damaso at nilatigo ang mga bata.
kalahati ko talaga. Kasi maganda lang ulo ni Ibarra. Stress na naman. Senyor, ano pong gagawin natin? Pinakabahan ako. Baka hindi na makapagpigil siya, no? Diba? Padre, pumunta lang sandali sa silid si Clarita. Mag-tsokolate muna kayo. Muchas gracias. Siéntate. May mga bagay na gustong itanong sa'yo. Ano po yun, Fraile? Anong klaseng babae ba yung sinasabi niyong si Clyde? Ay, padre. Bukod sa magaspang po siya kumilos, abay, nandun yung hindi talaga siya sumusunod sa mga tuntunin na kagandahang asal. Wari ko ba'y gusto talagang tularan siya ni Maria sa pagiging mapaghamon at magiging mapangahas? Madre mia, wag naman sana. Ngunit padre, batid ko talagang ito si Maria ay nais na maging katulad si Klein na malayang nakakapagpahayag ng kanyang mga ideya at kanyang mga damdamin at nagbabasa pa po ng mga libro na... Ay, basta ya! Escuchado demasiado. Masyado. Diyan pala galing. Naway dumating na ang diablong dalagang yan para mabasbasan ko siya ng magandang asal. Ay, basbasan na. Tenemos que sacarla de esta casa. Sí, padre. Pero estoy preocupada. Paano kung hindi po pumayag si Maria? At ano? Hahayaan mo na lamang na lamunin ng demonyitang yun ang kaluluwa ng aking inaanak? Hindi po, padre. Ang inaalala ko lang po ay si Maria. Huwag ka mapagkita. Clyde! No, oh my gosh! Huwag lalaki yung mata niya. Siya ba ang babaeng pinag-uusapan natin? Si, padre. Siya nga. Gosh! Ikaw ba si Clyde? Hi po. Hola po. Parang namumukha ang tingnan. Ano ba? Tonta! Ano ginawa mo kay Padre? Oye, mujer! Mukhaan talaga siya. Esto culpa! Sino ka ba talaga? Estranjera ka, ha? Teka, nasasaktan ako, Paye! Teresa? Ha? Na, masakit, masakit! Talagang masasaktan ka. Tu eres immoral y sinvergüenza, ha? Dito, para. Dito! Ang babaeng yan. Ang babaeng yan ay hindi magandang impluwensa sa'yo. Ang dapat sa kanya ay palayasin sa bahay na ito. Liga! Liga! Gosh! Ya! Demonyo, pumisip ka. Vete a de esta casa. Hindi ba yan? Wala! No tienes derecho de estar aquí. Wala daw karapatan na malagi. Eh, hindi mo nga bahay yan eh, di ba? Ano ko pa talaga ang nangyayari? Ang babaeng yan ay masamang influensya sa'yo. Kinakailangan palayasin siya sa bahay na ito. Kailangan paalisin siya. Peggy! Yeah! Oh, Nino, lo siento! Suéltalo, por favor! Madre de Dios! Ano ba ito? Huli na ba ang lahat? Talaga bang lalaso na ng babaeng yan ang puso mo?
Ba't mo siya pinagtatanggol? Mahal kong padre. Ayoko lamang ho kayo makapanakit ng tao. Nais ko rin ho sana magpaliwanag sa inyo kung sakaling totoo man ho na na masamang impluensya siya. Kailangan ba ho talaga siyang palayasin? O itulak palayo? Kesa tulungan siya magbago? Husto na, Maria! Ano ang sinusuwayang iyong ninong? Ngunit tulad ng mga nakasaad sa banal na kasulatan, na inyong tinuturo rin, ninong. Efesios Kapitulo 4, versikulo 32. Verse 32. Set mo na doso, sige kong pasibos. Ano pa rin at mahambagin sa ito sa kasige kong mo yung Kristo. Tulad mo kay Kristo. Diyos os perdono. Pinatawad kayo ng Diyos. Nunca uses la palabra de Diyos. Kung gamitin ang salita ng Diyos. Para depender a esa mujer. Kung pakipagtanggol ang babae niya. Perdóname. Tama ko kayo, ninong. Ngunit hindi ho masamang tao si Clay. Kailangan lang ho niyang matutunan ng tamang pag-uugali. Kaya't basbasan niyo ho ko, ninong. Gawin niyo ho kong instrumento para gamitin ang inyong mga itinuro at ang Panginoong Diyos. Para manatili dito si Clay. At nang magabayan ko siya sa tamang landas. Perdón, Padre. Ang bayit niya na Clara. Hindi niya pinabayaan si Clay. Hindi nila kaya si Mara Clara. Maaawa siya. Dahil anak niya si Mara Clara, diba? Para sa akin? This is my peace offering, considering what happened in the past. Do you know? Ginawa ba sa iyo to ng dating kura? Sa aming lahat ho. Dahil ginalit raw namin ang parayli. Tama lang ang sinapit niya. At kapag ka yang si Crisostomo ay tumulad sa kanyang ama, ako rin ang makakalaman niya. Buenos dias po sa inyong mga reverend. Ang tapang niya pumunta dyan. Dalawang diablo. Yan sisimula ng maging mapangahas si Ibarra, gawa din ni Christ siguro. And dahil dyan, bukas abangan ulit natin. And patuloy lang tayo sa kwentong ito dahil marami tayong matututunan today lang. Ang dami kong matutunan, yung mga words na masyado at kung ano-ano pa. Pati yung ano ba yun? Basta may parang punyemas. Ayun. Spanish pala yun. Okay. So, ayan guys, thank you so much for watching this with me once again. See you tomorrow. And shout out pala sa mga kabila natin dyan. OFWs na palaging nanonood. And of course, yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas din. Ako din ay nasa Pilipinas na. Medyo malalim ako magsalita ng Tagalog. Gawa talaga ng teleserye na to. Anyway guys, ayun, shout out sa inyo ulit and maraming salamat. See you again tomorrow. Bye.